Mabuhay! Ito ang tinig mula sa silangan. Pag-uusapan natin ngayon ang di mawala-wala na katanungan kung si Jesus ba talaga ay Diyos o tao. At kung gusto mo ang mga ganitong topic, baka pwede makahingi sa'yo ng subscribe, like, and share. Wala akong hinihikayat na umanib sa kung ano ang relihiyon ko as a Catholic. Ang gusto ng tinig mula silangan ay ipaalam ang katotohanan. Ito ang tinig mula sa silangan. Sa video ito, pag-uusapan natin at alamin natin kung sino-sino ang mga magdaraya at antikristo. Ano-ano ang mga reliyon na magdaraya at antikristo na umiiral dito sa Pilipinas? Paano natin malalaman kung ang reliyon ay magdaraya at antikristo? Bago po ang lahat, nagpapasalamat po tayo sa video na ito ng YouTube channel ni Basahin Natin TV. Kung sino ka man ay hindi na ako nakapag-hingi sa iyo ng pagkakataon na hiramin ang video mo, sana maunawaan mo kung ano yung ating ipinaglalaban dito. At sana ay maging magkasama tayo sa pagsusulong ng ganitong mga content. Kala natin sila sa kanilang ipinapangaral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sino man ang mangaral sa atin na si Kristo ay tao, ito ang Antikristo. Tama po yun, nakasulat po sa Biblia na darating ang mga Antikristo. So, ibig sabihin, yung parating yun sa in the near future. Kaya, tayo po ay maging masiyasat sa mga napapakinggan natin at pinapanood. Alam naman natin lahat, ang Kristo na namatay sa cross ay isang Diyos na nagkatawang tao. Subalit mayroon pa rin mga magdarayang reliyon na ipinapangaral nila na si Kristo ay tao. Para maliwanagan tayo na si Kristo ay isang Diyos na nagkatawang tao, basahin natin sa Biblia. John chapter 1, verse 1. Yung John 1, hindi ito matanggap ng ibang mga relihiyon kung ano ibig sabihin ito. Hindi nila ito kayang tanggapin. At 14. Ayon sa Biblia, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Malalaman natin kung sino-sino ang mga magdaraya at antikristo. 2 John chapter 1 verse 7. Basahin natin. Ibig sabihin, ang ipinapangaral na si Kristo ay tao, sila ang magdaraya at antikristo. Take note lang po, kung si Kristo ay tao, pagpalagay natin, tao nga siya. Siya ay ipinako sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kung si Kristo po ay tao lang, walang silbi ang kanyang kamatayan. Ngunit kung ang isang Diyos nagpakababa at ibinigay ang kanyang sarili, naghirap at nangaral, siya ay Diyos na nagpakumbaba para walang sabihin ang tao sa Diyos na hindi mo naman naranasan ang hirap dito sa mundo eh. Hindi mo naman naranasan na mauhaw, magutom, mapagod. Di ba? Kaya para walang masabi ang tao sa Diyos, ipinadala niya yung anak niya upang para maranasan ng anak niya kung ano talaga ang pagiging tao.
hindi siya pwedeng gumamit ng anumang makasakit sa tao, kundi para maglingkod. Pumunta siya sa mundo para maglingkod sa tao. Bilang pagpapakumbaba. Ang dapat nating ipaaral ay ang katawang tao, hindi tao. Kung ang isang reliyon ay pinapangaral na si Kristo ay tao, sila ay magdaraya at anti-Kristo. Basahin natin ulit. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa na magdaraya at anti-Kristo. Una ay ang Iglesia ni Kristo na pinamumunuan ni Felix Manalo, kung saan ipinapangaral nila si Kristo ay tao. Patunay na ito. Kasi sinasabi nila, meron silang basihan kung bakit nga naman tao si Jesus. Kasi nabuhay, may laman. Nangaral, napagod. Natural, sasabihin na, tao nga yan. Pero yung konsepto na nagkatawang tao, yun na hindi nila kayang tanggapin. Kung bakit ang isang Diyos ay nagkatawang tao. Parang ang hindi nila may lubos maisip, bakit ang isang Diyos ay kailangan gawin yon para sa mga tao? Yun ang hindi nila maisip. Daraya at Antikristo. At gayon din ang saksi ni Jehovah na sinasabi din nila at ipinapangaral nila na si Kristo ay tao. Patunay lamang na ang mga reliyong ito ay magdaraya at anti-Kristo. Kaya mga kaibigan, mag-ingat tayo sa mga reliyon na ipinapangaral na si Kristo ay tao. Dahil si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Basahin natin ulit. Payo ko sa iyo, kaibigan, basahin natin ang Biblia para magkaroon tayo ng kaalaman patungkol dito. So maraming salamat sa iyo. Basahin natin TV, vlogs, sa iyong pag-share ng iyong video. At kaysa mo ako sa mga nagsusulong na si Kristo ay Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga sumusuporta sa channel na ito, Tinig Mula Sila, at sa channel na ni Basahin Natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe sa akin channel at para magkaroon ka pa ng ibang kaalaman. At ganoon din kami para makakuha din kami ng mga tanong sa inyo kung ano yung aming ito topic. Kaya dito muna po magtatapos ang ating content. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sa lahat po ng nasa buong mundo na sumusuporta sa Tinig na nagmumula sa Silangan. Ito ang Tinig Mula sa Silangan.